So hello guys, welcome sa video kong ito. This is my reaction video wherein a case of veneers and the Maryland bridges. So tara, samahan nyo ako sa reaction video ko. So tuloy natin yung video guys, let's go. Okay, nakita nyo ba yung ganda? So it's kind of beautiful, pero this kind of veneers is just a very simple case of veneer na composite. So guys, maraming klaseng veneers available in the market. And isa dito yung tinatawag namin composite veneers. Yung veneers kasi dalawang klase, isang veneers na direct technique at saka indirect technique. Pag sinaya mong direct technique, ito yung kagayang nakikita natin sa video na to. Pero prior to that, bago ko i-discuss yun, una puntahan natin ginawa niyang bridge na tinatawag namin Maryland Bridges. So, punta tayo sa pinakaumpisa. So, ito, yung nakikita mo ngayon dyan na walang ngipin, may vacant space dyan. Ang Maryland Bridge is hindi mo ititrim yung mismo ngipin. Parang prefab siya, didikit mo lang sa likod. So pag tinignan natin sa yung ginawa ng dentist, isa yan, no? Meron siyang tinatawag naming cement sa likod, pero ginawa na yan sa laboratory yung mismong prefabricated bridge na tinatawag namin Maryland Bridge. So ang ginawa niya, dinikit niya. Okay, tignan natin yan. Tapos, pupush mo yan. So, pwede yung ginamit niyang cement dito is self-curing. Meaning to say, self-cured. Kasi sa clinic ko, ang ginagamit ko, light-activated. Binabaril ko lang, matigas na agad. So, after nito, ang next na ginawa niya is pagkadikit nung light-activated pala ginamit niya. So, after nun, ang ginawa niya is nag-composite veneer siya sa mga katabing ngipin para maging magkakulay. Kasi usually guys, mahirap talaga kunin yung color ng mga veneers pag isang ngipin lang. Isa sa mga pinaka-challenge na ano is to get the same color. So baka in this case, ang ginamit niyang color is same color with the Maryland Bridge. Tapos, nag-composite veneers na siya direct. So, kaya may makita niyo mga ginagawa niyang techniques, naglalagay siya ng etchant. Okay, tapos tinanggal yung etchant, tapos naglagay siya ng bonding para dumikit yung etchant at para dumikit yung composite, yung composite na lagay niya. So, ang standard dito is usually A2 yung shade, no? Okay? Yan, maganda yung kamay, magaling yung kamay nito. So, usually gumagamit kami ng Teflon para hindi dumikit sa katabing ngipin. After that, pag ginawa kasi dito guys, usually one tooth at a time. Hindi pwedeng sabay-sabay. So pag natapos yung sa next ulit. Ganun lang, simple. Okay, ganyan. Tapos pinapolish siya na right then and then. Ganun din, tuloy-tuloy. Usually ang veneers naman is perfect siya hanggang premolars.
Pwede rin naman hanggang canine, pero usually hanggang first premolar pwede na. Yan, nakita nyo. Okay, tapos binabuff niya na. Tapos nag-gumagamit siya ng glycerin pampa-kintab. Tapos binabrush. Okay, ano ba ang ano? Anong natutunan natin dito? Ang natutunan natin dito is, tandaan nyo guys, there are, like sinabi ko kanina, yung veneers is dalawang technique meron available na ginagawa nyo dentista. Meron din tawag namin direct technique, which is eto ang sa video na to. Meron din tinatawag na indirect technique. We send it on the laboratory para mas accurate yung mga borders. Tapos yung pinakahuli ay yung isa namang combination na ginawa niya is veneers with the Maryland Bridge. So Maryland Bridge naman is a type of bridge wherein hindi mo tinitrim yung ngipin. So maybe one of these days gagawa tayo ng video specifically for Maryland Bridges. Subukan natin mag-react guys, maybe next time pag may time pa. So sana may nakuha kayo guys. And by the way, I forgot no, pag nagpagawa pala kayo ng veneers, hindi siya mura, mahal siya, kaya dapat may budget ho kayo. Kasi mas, if you would compare yung direct technique at saka indirect technique, mas mahal yung indirect technique. Meaning to say, ito yung dinadala namin sa laboratory. So marami kasing brand yan guys. So kung tight yung budget mo, pwede ka sa pinaka low end. May mid, may mas mahal. Isa dito ang pinakamahal, yung tinatawag naming zirconia. So just ask your local dentist about the price. Pero magugulat kayo sa presyo kasi sobrang mahal siya. Tsaka ang bayad guys is per tooth. So kung wala ka talagang budget, hindi para sa'yo yung veneers. Okay, this is Dr. Marshall. Maraming salamat. And I'll see you again on my next reaction video. Bye!